back to my channel. Ayan, tara, brigada na. And so, my vlog for today is all about the action, the year-round projects of Brigada Eskwela. Ayan, so, nakapag-kick-off na ba lahat? Okay, so, ang ating action plan, as you all know, alam ko namang, alam ninyo, these are the listed programs and activities that you need or you will implement for the whole school year. So, as a Brigada Eskwela Coordinator, ano yung mga programa na i-implement mo ngayong taon? Aside from the stated activities from our DepEd Memorandum na na-release, diba? Sabi doon sa DepEd Memorandum, hindi ko na ipapakita. Ang Brigada Eskwela is an annual. Okay, annual preparation of all the public schools for the reopening of the school year. So, kaakibat nito yung bayanihan and et cetera and et cetera. Okay, pag sinabing Brigada Eskwela, more on preparation talaga siya for the upcoming school year. So, ano yung mga projects na gagawin mo, okay, para sa buong school year? Kasi hindi naman matatapos ang Brigada Eskwela ngayong August lang, di ba? But it is August 1 to 26 yung preparation. Pero after nun, ano nang gagawin ng Brigada Eskwela coordinator or ano na yung mga program na i-implement mo? Okay, so isa nga dyan yung Balik Eskwela Project. Ayan, the objectives are to ensure the safety of everyone before classes begin, to repair and improve school's facilities, to revive the spirit of bayanihan. Of course, opening program ang strategy natin dyan, or you may write kick-off, caravan, ano ba mga ginagawa ninyo, kayo na bahala magdagdag, okay? Informing the teachers, stakeholders in the school community about this year's Brigada Eskwela. Mag-opening program ka, mag-kick-off kayo, magka-caravan kayo. Kasi, dagdagin nyo na lang dito. Diba? Opening program, caravan, and ito kasi yung opening program, yun na yung kick-off. Eh. Mag-isip na lang kayo, and the likes. Ayan. Okay, so, ang pinaka-ano nito is, para ma-inform sila, yung school community na magkakaroon na ng Brigada Eskwela. Okay, August 1 to September 30, palitan natin to kasi August 26 nga lang pala yung binaba. Ayan. So, sino ang concern? Key players, BE and ADAPA School Coordinator, teachers, ayan. Di ko na babasahin. Ang MOBs natin dyan is attendance, sino umattend ng mga kick-off, mga volunteers, documentation, of course, hindi mawawala. Minutes of the meeting, kasi syempre, bago mag-opening program, may meeting muna. Pwede rin dito, kasi bago mag-kick-off, pwede dito forming of Brigada Eskwela Committee. Pwede rin yan dito. Ayan, tapos, conducting meetings, okay, to inform the school community about the kickoff program, caravan, and the likes. Ayan. So, yan yung mga strategies na gagawin mo dyan. And then, yun na, kickoff na. Tapos, isa sa objectives niya is engage the stakeholders on some donations. Ayan. So, expected outputs at the end of this project, the school is 100% ready for opening of classes. Ayan. So, dagdagan nyo na lang kung gusto nyong dagdagan. Ito pa rin yung paghiwalayin, yung MOVs at saka yung expected outputs. Pero ako pinagsama ko na. Ayan. Next is yung Brigada Pagbasa, di ba? Ang pinaka-objectives niya, syempre, to make every learner a reader. Yun naman talaga yung pinaka-objective nun. To improve every learner comprehension skill. Kasi may mga nakakabasa, pero walang comprehension. Virtual or face-to-face Brigada Pagbasa. Crafting of reading materials and tools for pre-assessment and post-assessment. And setting of schedules, syempre. Saan mo isisiksik yan? Pero dapat it should be year-round yung Brigada Pagbasa. Kasi hindi naman matututo yung bata magbasa ng August 1 to 26 lang. Pero kung kaya ng bata, why not, diba?
So, si involvement, ang key players natin, reading coordinator, BE, adaptive school coordinator, teaching, school head, ganyan. Okay, ang MOV natin, attendance, kung sino umaatin ng brigada pagbasa, documentation, minutes of the meeting, accomplishment report. Or you can include narrative report. Okay, 90% of kindergarten learners will recognize letters and read at least CVC words. Yan ang ating expected output. 90% of the learners from grades 1 to 6 will be independent readers. And next, gulayan sa paaralan at tahanan to promote proper nutrition and mitigate hunger from learners. Ayan, ang strategies natin dyan, mag-distribute ng seedlings, tree planting at the schoolyard. At saka sa school community, pwede din. Tapos, syempre, ano ba yun? Syempre, planting. Planting common vegetables at home. Or, forming... Wala na akong maisip, guys. Wala yung sa isip ko. Ayan. Basta yan yun. Gula yan sa paaralan at tahanan. Dagdagan nyo na lang dito sa strategies. Siyempre, una, ang strategies mo, mag-distribute ka ng seedlings. O kaya, you can ask donations, di ba, from the stakeholders. Okay, year-round to, siyempre, si SBFP coordinator, B, ayan. And then, attendance, narrative report with documentation and accomplishment assessment tool. Ay, accomplishment report pala to. Bakit tool? Report. Tapos, ayan, 90% of learners from kindergarten to grade 6 will have proper nutrition. And, pwede nyo rin dagdagan na 90% of the learners from kindergarten to grade 6 knows the importance of planting vegetables, mga ganun. O, yun. Next, wash, wind, safety, protection. And to promote proper hygiene, hand washing time every recess and lunch time. Alam na, wala siya. Ayan. Ala, saan na siya? Okay, so yan yung, ayan. So, disinfection and sanitation is scheduled year-round siya, BE and Adapa School and WINS Coordinator, Class Advisor. Narrative report, 95% of learners and we will have proper hygiene and sanitation. Next, numeracy, to improve every learner's basic math skills such as addition, subtraction, division, and multiplication, virtual crafting materials, so pre-assessments and post-assessment. Hindi ko na masyadong i-elaborate. Basta yan yung plano ng Brigada Eskwela ngayon. Then, mapapansin nyo, may limang program si Brigada Eskwela. Kaya yan ay ginawan din isa-isa ng action plan. So, yung programang balik eskwela, ano na project, ano ang kanyang gagawin naman? Di ba meron tayong key players doon? Ang key players natin doon ay si BE, si Adapa School, at saka coordinators. So, anong gagawin nila? Ang objectives ng Balik Eskwela Project, disseminate information regarding Balik Eskwela Project. Face-to-face orientation, informing the teachers, stakeholders, in the school community about the project, give flyers to school community about this project. Ayan, so, next, ang next objective ng Balik Eskwela Project ni Brigada Eskwela is to recheck. Ito kasi yung common na nakakalimutan natin, i-recheck yung LMS, SLMs, to ensure that the school has enough supply for all learners enrolled for this school year. Kasi pag di natin to ginawa, pag di natin to sinama as part of Brigada Eskwela, itong preparation na ito, first quarter, ang dami nyo palang estudyante, wala kayong maipimigay na modules kasi kulang yung naisoling modules noong last school year, ganon. Doon palang kayo magsiserox, doon palang. So, dapat kasama din ito talaga sa preparation. Ayan, refer to the list of inventory as the LS on the number of enrolled students for this school year. Counter check the number of L... Ayan, tinatamad ako magbasa, guys. Okay, so, yan yung mga project ni Balik Eskwela. Next, syempre, dahil na-counter check mo na yung kulang, magre-reproduce ko na ngayon. To reproduce the numbers of luck. Ayan. So, year-round siya, by quarter siya gagawin. Okay? Si, ni class advisors or ni subject teachers. Okay, and subject teachers. Ayan. So, next, to ensure the safety of learners for the reopening of classes, yun na nga yun, si WINS coordinator na ang bahala dito. Okay, provide sanitation areas in common places in school, sanitize the classroom every day. Ayan, so,
Next objective ni Balik Eskwela Project. Ito yung unang project ni Brigada Eskwela, ha? To ensure that the school is 100% ready for the reopening of classes, posting and uploading of sectioning, class program, teachers program. Ayan, baka nakakalimutan kasi natin yan, part din yan ng brigada. Provide a checklist of monitoring tool for all the needed materials inside and outside the classroom before the opening of classes to revive the spirit of bayanihan. Diyan papasok yung repairing, repainting, trimming, ganyan, cleaning. Ayan, so kasama siya kay Balik Eskwela Project. Kung mapapansin nyo, magkakadugtong lang sila. Ayan, kasi dapat yung project talaga is magkakadugtong. Lahat may involvement, di ba? Okay, next project niya is Brigada Pagbasa, di ba? So, ano objectives ni Brigada Pagbasa? Siyempre, una, to disseminate information regarding this year's Brigada Pagbasa, to prepare for the Brigada Pagbasa with effectivity and efficiency. Next, to conduct a pre-assessment to all the learners, to make every learner a reader and improve their comprehension skill, to conduct post-assessment to the learners. So, dito naman papasok si intervention. The learners who still fall in frustration and non-reader category will proceed to reading intervention. So, konektado si Brigada Pagbasa kay intervention. So, at the end of the school year, iba January 9 to 31 kayo nag-post assessment, kung sino yung babagsak dyan, yun naman yung magre-reading intervention. So, gagawa nyo naman yung reading intervention ng another action plan. Kasi minsan, pag end ng school year, mag-intervention daw, basta na lang tayo namumulot ng bata na magre-reading intervention. At least ito, may basis tayo. Diba? Dahil in-implement natin si Brigada Pagbasa, yung mga bumagsak doon, ng January 9 to 31, yung mga ano pa din dyan, hindi pa rin marunong magbasa sa date na yan, yun na yung ipapasok natin sa reading intervention. So, hindi lang tayo basta gumawa ng reading intervention. Nagkaroon tayo ng tools, nagkaroon tayo ng preparations, at nagkaroon tayo ng meron talagang basis na pinagmulan si reading intervention. Kasi mostly sa mga intervention ngayon, o pag sinabing intervention na daw sa ano, ganito, ihila na lang tayo ng mga batang isasali natin sa intervention. Okay, mas maganda kung may basis tayo. So, saan natin kukunin yung mga magre-reading intervention? Sa mga bumagsak pa din sa Brigada Pagbasa na program natin na year-round. Okay? So, ayan. To conduct a pre-assessment for all the learners. Siyempre, kung pwede na ng face-to-face assessment, ayan, isisingit talaga to, yung Brigada Pagbasa. Pwede na nga siyang maging remedial, isingit sa remedial. Tsaka sa hapon naman, di ba dati, may pagbasa naman talaga. Ayan, so yan na yon. Next, ang isa pang project ni Brigada Eskwela is yung sanitation, di ba? So, ito na, Action Plan in Wins Project. Ayan, as part of Brigada, syempre, ang objective pa rin niya is i-disseminate kung ano ba ang Wins Project for this school year. Next is to ensure the safety of learners for the reopening of classes. Ayan, provide a monitoring tool or checklist for sanitation, provide sanitation areas. And to ensure that the supply of alcohol and other sanitation materials are sufficient, isa yun sa objective ni WINS. Okay, provide an inventory for the sanitation materials. Provide a logbook for the teachers and non-teaching personnel to sign if they get sanitation materials. So, bilang si WINS ay parte ng Brigada Eskwela at bilang parte ng Brigada Eskwela, nasa kanya yung sanitation. Hindi naman sa pinasa ni Brigada Eskwela Coordinator. Kaya lang, syempre, kailangan kasi may involvement lahat. Diba? Ayan. So, ito na yung kay isang project pa ni Brigada Eskwela. So, next is yung gulayan sa paaralan na project din ni Brigada Eskwela. Year-round project din ni Brigada Eskwela. Syempre, ang pinakauna ko talagang objectives ng action plan is ano ba ang unang objective mo? Siyempre, i-disseminate kung tungkol saan. Kasi pag hindi nila alam kung tungkol saan yung programa mo, wala silang pakialam. Minsan, kaya walang pakialam yung mga co-teachers natin kasi hindi natin nadi-disseminate ng maayos yung ating project. Minsan kasi sasabihin nila, ano na naman ba yung project niya na yan? Diba?
Tapos bigla na lang tayo maglalabas na, o may ano, may ganito, may ganyan, ganyan, ganyan. Hindi sila nagjo-join, hindi sila nagkaka-interest kasi walang proper dissemination. Ayan, pero kung kaya number one ko lagi, yung proper dissemination. Kasi pag na-disseminate natin ng mabuti yung project natin, may inganyo yung mga co-teachers natin eh, na ano, na sumali, na i-push, ganon. Okay, so, ayan, kailangan i-inform natin sila lagi. Okay, next, to prepare for the project with effectivity and efficiency. Isa yan sa lagi nating objectives, di ba? Para sa effectivity and efficiency ng project. Planning on where to put the gulayan sa paaralan. Okay, class orientation about the gulayan sa tahanan. Coordinate with stakeholders and LGU for acquisition of garden tools, compost, and seeds. Ayan, so pasok pa rin si Bin at the school coordinator dito. Kasi syempre, kailangan natin humingi ng some donations like compost, garden tools, and seeds. All materials to be used are 100% valid. Ah, wala ito. Okay, so na-copy-paste ito doon sa numeracy. Ayan, so palitan natin dito. Wala, ayaw niya magpapalit, guys. Ilagay niyo na lang dito, 100% of the learners will join the Gulayan sa Tahanan Program. Gulayan sa Tahanan Paaralan Program. Ayan. So, isa pang objectives niya is to plant common vegetables such as eggplant, ladyfinger, tomato, and petchay. So, bakit common vegetables? Pwede rin indigenous, ano, indigenous vegetables, yung nakikita sa community nila. Ayan. So, 95% in the program. Giving seeds for learners for their gulayan sa tahanan. Next, syempre, ang objective, bakit tayo magtatayo ng gulayan sa tahanan at paaralan is to make profit in this project. Syempre, pwede nating ibenta yung mga bata din kapag bahay nila. Tuturo din natin sila na pwede nila yun pagkakitaan. Okay? So, create a list of needed materials of the school for the profit. So, yung profit naman sa school, kailangan may narrative report, may transparency report ng profit talaga. Okay? So, syempre magkakaroon ng seminar at saka webinar, how to gain profit out of this project, lalong-lalo na sa mga bata. Or pwede rin sabihin, pwede naman nilang iluto, di ba? Or kung gusto nating i-instill yung budgeting, integration ng math subject, integration ng each ito kasi to, ayan, di ba may budgeting doon and ano, so, yun. Integration na rin kasi siya dito sa gulayan sa tahanan. Ayun. So, next, 100% of the profit goes to the needs of the school like alcohol and bond paper. So, dyan natin gagamitin. Pwede rin dito, ito. Kaya tayo magkakaroon ng gulayan sa tahanan sa paaralan is to reduce the number of undernourished learners. Ayan, so si SBFP coordinator tsaka si BMA coordinator ang kasali dito. Ayan, pwede nating ipakain yung mga gulay na na-harvest natin, dalhin kay container. Pwede rin pala si container dito. Ayan, ibigay natin sa kanya, lutuin niya. O kaya pwedeng i-repack ni SBFP tas ibigay dun sa mga 4-piece, di ba? Ayun. So ang strategies mo dito, syempre i-identify mo muna yung severely wasted and wasted. Pack the harvest vegetables to give to the silver. Ayan, ipapack ni SBFP, di ba? Tulong sila ni container. Kaya ayan, make recipes that utilize indigenous or common vegetables grown in community. So, pwede natin siya lang isama sa pagluluto sa canteen kung ayaw niyo maging magkaroon ng income or kung sobra-sobra talaga. Ayun, di ba? Mga sobra-sobrang ani. Ayan. Will receive proper nutrition. So, yan yung isa sa project. And next, ito naman ay yung ano, let us learn numeracy. Para lang din siyang yung brigada pagbasa, year-round siya. Yan, isisingit lang din natin sa ating schedule ito. Ayan, syempre, ang number one objective niya is ma-inform yung teachers, stakeholders, and school community about this project. Okay, to prepare for the project with effectivity and efficiency, ayan, to conduct numeracy tests. Siyempre, yun naman talagang pinaka-objective niya, di ba? Mag-conduct ng numeracy test. Tapos, i-identify yung mga bata. Ayan. Determine the numeracy levels of the learners on the four mathematical fundamental operations. 95% of learners from Gizmo will attend the program.
Ayan, pwede rin dito ang ayan, so dito naman din will proceed to the intervention. So ang magpo-proceed lang sa math intervention ay yung still bagsak pa din pagkatapos ng post-assessment para may basis yung ating math intervention. Pwede rin naman dito to promote, pwede nyo idagdag sa objectives to promote the promotion rate at increase the promotion rate of learners from 70% to 80% at the end of school year. Pwede din yun. Okay? Madagdagan yung promotional rate ng math at saka ng English. Ayan. Kasi baka masyadong maraming mababang bata. Di ba? Okay. Next. Ito na yung mga ancillary naman na action plan. Okay. Action plan ni guidance counseling and counseling. Ayan. Number one na program niya is information service. Ayan. To this, papakita ko na lang. Pagod na ako magsalita, guys. Ayan. Academic development service to identify the learners with poor academic performance. Ayan. Gathering quarterly academic grades, blah, blah, blah. Intervention programs, individual inventory, professional growth naman to attend seminars and the likes. School forms orientation sa mga newly hired teachers. Kasi, di ba, kawawa naman yung mga newly hired teachers palagi. Di sila na-orient kung ano yung mga forms that needed at the end of the school year. Ayan. Once din ako naging new teachers, newly hired teachers, at yun yung struggle na kailangan mo talagang magtanong para maintindihan mo yung SF1 to SF10. So, why not? Gawa na lang siya ng program ni guidance. I-inform niya lang. Ayan. School forms orientation para sa mga newly hired lang. Or kung may pagbabaguhan, pwede na rin naman isali yung mga tenured and seasoned teachers. Ayan, anti-bullying program, isa rin yan sa kay guidance and counseling. So yan, bahala kayo kung dadagdagan nyo or wag na. Next, ayan, mahaba na yung vlog. Ayan, DRRM. Ang number one program and activities niya, safety measures for all, syempre. Ayan, design a comprehensive safety measures for all, conduct orientation to learners, tanin-tanin about the safety measures. Ayan, next project is practice decreases accidents or PDA. Ang objective dito to practice the right procedures during earthquake and fire drill to help students and staff learn how to react immediately and appropriately during earthquake and fire. Form a DRM committee such as damage control. Siyempre, mag-form ka muna. Conduct a one-day seminar to disseminate and inform the members about their role during the earthquake. Ayan. So, yan. Lagi mo silang i-inform. Laging isa sa objectives mo ay ang ma-inform sila at ma-disseminate ang information dapat. And create a plan of exit for each grade level in each school's building, posting of emergency hotlines. Yan yung mga objectives niya. Bag on the go. Ayan, kasali dito si science teacher. Ayan, to prepare a go bag to be ready in times of disaster. Ayan, gagawa sila ng go bag nila. Integration of DRRM in the lessons to instill a proactive approach during disasters. Ayan, syempre, yan yung mga ayan, so nakasulat na dyan yung mga MOVs natin para pag sa SBM, di tayo naghahanapan. Oh, ano nga mga MOV dito? Ganyan-ganyan. So kapag na-implement natin to ng maayos, nagawa natin ang narrative, accomplishment, na ilagay talaga natin lahat ng MOVs na nandito, wala tayong magiging problema sa SBM. Di ba? Ayan, next. NDEP. Okay, yung NDEP naman, saglit na lang ito. Ang isa sa programa ni NDEP, syempre, ay mag-orient muna. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Number one ko yan palagi. Kasi minsan hindi tayo na-orient. Ano bang programa nila? Paano natin susuportahan? Tapos kasali daw yung mga estudyante natin. Eh, paano natin pasasalihin yung mga estudyante natin na wala tayong kaalam-alam? Ayun. So, orientation muna palagi. And then, no to drugs campaign. To intensify the campaign against drug addiction, slogan and poster making. Kasali dito yung, pwede itong magsimula grade 1 to grade 6 actually eh. Di ba? Ayan, kasali si SPG Advisor, Arts Teachers, and School Head. Posting of information in the school's bulletin boards. Ayan, showcase of talents. To showcase learners' talents, spoken poetry, song, dance, and the likes. Siyempre, create a rubric, mechanics, and the likes. Si MAPE Teachers naman ang involved dito.
To promote awareness against the negative effects of drugs, make a schedule for a culminating activity. So magkakaroon sila ng culminating activity. Write it out. To promote awareness. Okay, isa sa program ni NDEP, write it out. To promote awareness against the negative effects of drugs through school paper. Ayan, di ba? So, para makater naman natin yung mga mahihilig magsulat, lalo na sa junior high or sa intermediate. Ayan, coordinate with the school paper advisor. So, kung mapapansin nyo, lahat ng programang nilalagay is meron siyang kinalaman sa isang ancillary. Hindi nawawala, di ba? So, dapat ganun pag gumawa tayo. Involve natin lahat. Guluhin natin silang lahat, char. Yan. So, pero kausapin nyo muna sila. Kasi merong minsan na may project ka, tapos yung WINS coordinator yung concern mo. Ayan. Hindi mo naman sa ipapasa mo sa kanya. Kaya lang, syempre, kailangan kasi makitaan yung project ng school ng involvement ng lahat. Ayan. So, yan. Okay, next. SPG. Isa sa programa niya, ayan, ang pag-support sa Brigada Eskwela. SPG supports Brigada Eskwela. Siyempre, to show support to be involved in the different activities of Brigada Eskwela. Clean and Green Campaign. Okay, luma na ito, pero pwede niyong palitan. To promote one of the DepEd's core values, which is makakalikasan. Coordinate with the program Gulayan sa Paaralan Tahanan. Ayan, so, di ba may coordination palagi para makita na yung school natin gumagalaw siya with coordinator with coordination, hindi yung kanya-kanya. Yan. Tree planting activities, pwede din, and gathering seed donations. A minute of prayer for the protection against COVID-19 and other sickness like dengue and the likes. Ito naman ay para ma-promote ang DepEd core values, which is maka-Diyos. Ayan, so class advisors to year-round, syempre ang pagdadasal. Another project ni SPG is gift giving to promote naman DepEd's core values, which is makatao. So month of December, syempre yan kasi Christmas, di ba? Packing of the nation. So kasali dito si BE and Adapa School Coordinator. Next. Ayan. So laging involved, di ba, yung stakeholders sa lahat ng program. Next, bansa ko, igagalang ko. Ito naman is to promote one of the DepEd's core values, which is makabansa. Giving assistance to the flag ceremony, posting posters in school wall that shows love for the country, obeying safety and health protocols. Ayan. So, next, information aking ipapaalam. Ang project na ito ni SPG is to disseminate information like class suspension, enrollment, and the likes, and school's officials FB page. Ayan. Siyempre, coordinate with the school's FB page advisor, gathering announcement, fax only. Siyempre, coordinate with ICT coordinator regarding the layout of announcements. And yan. Okay, next. Hala, 28 minutes na pala, guys. O, last na. Kanina, si WINS action plan as part of Brigada. Ito naman, action plan ni WASH in School na siya lang. Ayan. So, number one, siyempre, ang isa sa program niya is WINS supports Brigada Eskwela na nga kasi nandun siya kanina. Ayan, alcohol o'clock. Ayan, magkakaroon ng alcohol o'clock, water test, and monthly search for most maintained comfort rooms and hand washing area. So, eto naman ay action plan na ginawa ko. Bahala na kayo kung ayaw nyo or gusto nyo. Char-char. Okay, so, comment din kayo kung may mas magandang program pa kayong naiisip. Ayan, para mas mapaganda pa. Ayan, so, yun lang. Sana may napulot kayo. Okay, bye! And see you on my next vlog. Like and subscribe!